Hi guys! This is Maricel Soctavio and for today's video, ang ituturo ko nga po sa inyo ay kung paano mag-set up ng store sa ating Facebook page, paano mag-link ng ating payout account sa ating Facebook page, at paano nga ba mag-add ng tax info sa ating Facebook page. At yan ang ituturo ko po sa inyo, pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para updated ka sa mga latest videos na i-upload ko. Ganun din po sa aking Facebook page. Ayan, paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Sa mga wala pong Facebook page, pwede rin naman po tayong kumita doon sa pamamagitan ng pag-turn on ng ating professional mode. Paano nga ba ito i-turn on? So, panoorin niyo po yan dito sa aking vlog. Pero bago ko po simulan to, shoutout ko po muna sila. Mga Kapogis Vlog, RJ Nogi Vlog, Felipe M Vlog TV Philippines, Tatay Love TV, M's Toy Satisfying Videos, Unyo Rocket Perico, salamat po! So simulan na nga po natin ang tutorial na ito. So first, i-click po natin ang ating Facebook application. And then yung tatlong guhit dyan na naging picture, yung i-click natin yan. I-click naman po natin yung professional dashboard. At iyan po yung professional dashboard nyo. Makikita nyo po yung mga performance po ninyo dyan. Then pupunta naman po tayo sa monetization. And then wait lang po natin. Ayan guys, so sabi dyan sa monetization, ang tools ko pa lang dyan is yung paid online events. So na-set up ko na yan. And then ang available natin guys is yung stars na kailangan nating i-set up. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-set up. And then yung nasa baba naman po na yan na not yet available, bali andyan po yung bonuses, live ads, in-stream ads, subscriptions, which is pwede pa po tayong kumita sa mga yan basta ma-meet lang natin yung mga requirements po niya. Pero ngayon mag-proceed po muna tayo sa pagsiset up ng ating stars. So click lang po natin yung set up at yan na po yung lalabas. Earn money with stars. Stars are a virtual good that lets you monetize your content through support from your community. So, get paid, connect with fans, be you. And, click lang po natin yung get started. Once na naklik po natin yung get started, ito naman po yung lalabas. So, nandito na po tayo sa set up payout account. So, sabi po dyan is select your business info. Tell us about your business. This info will be used to set up your profile, report your taxes, and pay you. So, ang gagawin ko na lang dito guys is iseselect ko na lang yung business info ko doon sa last na sinagutan ko doon sa aking Facebook account. So, lumabas na siya rito sa Facebook page ko. At yung nakatakip dyan guys is yung full name ko po at yung nakalagay na individual. So, iseselect ko na lang po siya guys. Pero kung gusto nyo ng ibang business info, pwede nyo naman i-click yung nandyan sa baba na add new business info. Pero since ito nga po yung gagamitin ko na same dun sa aking Facebook account, ay iseselect ko na po yan and then ine-next ko na po siya. After natin ma-next yan guys, ito naman po yung lalabas. So, nasa tax verification na po tayo. Mag-a-add po tayo ng ating tax info. So, sabi nga po dyan, this info is required for tax reporting and should match your most recent tax return. So, ang gagawin lang natin dyan guys is add tax info lang po tayo. At sa mga nagtatanong po kung ano po ang ilalagay natin dyan sa tax, syempre po yung ating TIN number. Ano po ibig sabihin ng TIN or TIN? Ang ibig sabihin po ng TIN or TIN ay Taxpayer Identification Number. Ito po ay makukuha sa mga BIR branch na malapit po dyan sa inyo. Yung akin kasi guys, kinuha lang po namin siya dito sa office mismo ng BIR, malapit sa amin, dahil kailangan ko sa work noong 2012. Pero alam ko guys, meron po tayong online. Try nyo lang pong i-visit guys yung www.bir.gov.ph. Check nyo na lang po dyan guys yung mga kailangan na mga valid ID, mga ganun po, para makapag-process na rin po kayo dito sa ating Facebook. So, ayan nga guys, i-click na nga po natin yung add tax info. Pagka-click po natin ng add tax info, eto naman po yung lalabas. So, kailangan daw mag-login tayo sa ating Facebook account to connect to tax. Then, pagkatapos natin ilagay yung ating account sa Facebook natin, ilagin na natin siya guys. And then, wait lang natin.
Oops, dahil nag-try again siya no internet connection, i-try again po natin. Yan, try and try lang po guys. Huwag tayo mawala ng pag-asa dahil ang dami nagko-comment sa akin pagkano daw hindi daw pumapasok. So, try lang. Ayan, pumasok na nga guys. Huwag kayong susuko agad guys dahil lang sa pag-fill up nyo, susuko na kayo. Paano pa kaya yung mga susunod na gagawin natin sa pagbablog, diba? Char! So, ayan na nga guys, setup complete na. At ang sabi po dyan is you can now use Stars. Your application has been approved and you can start earning money with Stars. And yung mga next steps natin guys dyan is set up payout account, introduce your followers to Stars, create content. So ituturo ko naman po yan sa inyo ngayon, kaya i-click na natin itong done. So pagka-click po natin ng done, ito po yung lalabas. So ayan na po ang itsura ng ating Stars dashboard. So pumasok po pala yung 30 Stars na sinend po sa akin bago po ako ma-monetize sa aking Stars. Mga ilang days bago ma-monetize po ito, saka lang na-send yung Stars na yun. So pumasok siya. Pero yung mga nakaraan pa na 50 Stars, hindi na siya pumasok guys. Kasi nga hindi naman siya eligible yung Stars ko dun sa dashboard. Pero naglalagay si Facebook ng Stars ko dun sa mga videos ko. So actually guys, nagkaroon po ako ng Stars sa Facebook page ko nung January na. Kasi December pa lang naglabas na si Facebook sa Facebook page ko ng Stars, pero hindi nga eligible. And then talagang naging eligible lang yung Stars ko nung January na. No, doon na ako nag-set up. So yun nga, yun lang ang pumasok. So yun nga guys, mag-proceed naman po tayo sa pagpo-post ng ating Stars. So click natin yung post about Stars. Yan, i-remind lang natin sila guys na meron tayong Stars. Baka malay natin, 'di ba, may magbigay sa atin. Yan, and then i-post lang natin siya. Ayan, so wait na lang natin siyang ma-upload. And then, punta naman po tayo dito guys sa payout account. So, i-click natin yan. So, pag na-click po natin yan guys, lalabas itong let's start with the basics. This account info will be used to set up your profile. Make sure that your first name and surname are written as they appear on tax documents. So, ang sabi daw po dyan is siguraduhin po natin na kung ano yung nilagay natin dyang first name at ating surname dito sa Facebook ay gaya ng nandoon sa ating tax documents. At yung mga naka-blur po dito guys, yan po ang aking first name, surname, date of birth, at saka yung country. So, hindi ko na sa inyo pinakita. Pero automatic na siya guys na nakalagay. Wala na po akong ibang tinype dyan, kundi ito po ay parang na-adapt na yung nilagay ko doon o yung sinagutan ko po noon doon sa aking Facebook account, which is yun yung admin nitong aking Facebook page. So, ngayon naman guys, itap na natin yung next. After natin maklik guys ang next, ito naman po yung lalabas. So, enter business info. Tell us about your business. This info will be used to set up your profile and report your taxes. So, ang nakalagay dyan guys is country. Business type ko dyan is individual, which is yun yung nilagay ko noon doon pa sa aking Facebook account. So, na-record na rin siya dito sa aking Facebook page. And then, i-click lang po natin yung next. Pagka-click natin yung next na yan, ito naman po yung lalabas. So, ang nakalagay dyan guys is enter your info. So, nakalagay naman halos lahat dyan yung name ko, surname, address, town, city, postcode, ayan, phone number, email address. Ang hindi ko lang naayos doon sa aking Facebook account is yung aking tax identification. So, ngayon naayusin natin siya guys. Ayan, nalagay ko na nga po yung aking tax identification number. Dyan po pala sa tax identification number po natin, wala po akong nilagay na kahit anong special characters like yung mga dash. At syempre, meron siyang 12 digits. And then, dyan po sa may VAT GST, wala na po kayo ibang nilagay dyan. And then, i-check na lang po natin yung nandyan sa baba. Yung under penalties of perjury, etc. So, check lang natin siya. And then, i-next na po natin siya, guys. So, pagka-next natin, ito naman po yung lalabas. Choose how you'd like to get paid. So, nag-link nga po yung galing sa aking Facebook account. Nandito yung pinaka-bank account ko and then yung aking name. So, isi-select ko lang siya, guys. And then, link payout method. So, after po natin maklink yung link payout method, ito naman po yung lalabas sa tax verification. So, sabi dyan, add your tax info. So, pag-click natin ng add tax info, ito naman po yung lalabas. You previously logged into tax with Facebook. Would you like to continue? So, continue lang natin, guys. So, pag-continue natin, guys, ito naman po yung lalabas.
Tax information, get started, answer the questions below to determine what tax information we need from you if you need assistance. So, sa what is your tax classification, nakalagay na po dyan yung individual. Sa next question naman, are you a US citizen, US permanent resident, or a green card holder? So, no po tayo. And then, yung third question guys is, are you acting as an intermediary, agent, or other person receiving payment on behalf of another person, or as a flow-through entity? So, no lang po tayo, guys. And then, after natin yung masagutan, next lang po tayo, guys. And then, pagka next po natin, ito naman po yung lalabas. Tax information, enter name and taxpayer identification number. To complete your tax form, enter the name and TIN of the individual or business associated with your payment or payout method. So, automatic nandito na po yung full name ko. And then, ang iseselect ko na lang po yung country of citizenship. And may check na din po yung I have a non-US TIN. And then, kapag okay na po yung part na yan, is next na po natin siya. So, dito na nga po tayo sa enter your address. So, nakalagay na rin siya automatic yung address ko dahil nanggaling nga po dun sa aking sa Facebook account. So, itap na po natin yung next. And then, after po nyan, ito na po yung lalabas yung add your mailing address. So, pinakita niya na lahat dito guys. Yung complete address natin. So, nakalagay is same as permanent address. So, after nyan, i-click lang natin yung next. So, after po natin maklik yon, ito na po yung lalabas. Provide additional details relating to your services. So, dun po sa location of where services are or will be physically performed. I-select lang po natin guys yung 0% of services will be physically performed inside the United States. And then pagka-select po natin yan, next na po natin. And then pagka-next po natin guys, ito na yung consent and signs. And then, kung gusto niyo pong basahin yan, guys, basahin nyo na lang po. And then, scroll up lang po natin. Then, i-check lang po natin yung I certify that I have the capacity to sign for the person identified on the online one of this form. And then, dito po sa signature, type your full name po. And then, dito naman po sa date, kung anong araw po ninyo yung sineset up, yung po yung ilalagay yung date. So, after po nyan, i-next na po natin siya. So, after nga po natin ma-next, guys, ito na po nalabas yung review and submit. So, yan na po yung ating W-8 BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting. So, individuals po. Ayan po ang ating form. Ito yung ating sinubmit lahat guys. Andiyan na yung mga info natin. So, andiyan na siya lahat. So, okay na po yan guys. And then, yung pinakahuli po guys is isasubmit na natin yung form. After po natin masubmit, ito na po yung lalabas. Tax, you have successfully submitted your information and your information has been verified. So, ayan po, United States, your tax information is complete. Validated successfully. So, okay na po yung ating tax infos. And then, i-click na po natin guys yung done. So, ayun nga guys, tapos na natin yung ating tax info. After nating madan, wala na po tayong ibang gagawin. At hanggang dito na nga lang po ang vlog na to. Sana po talaga ay may natutunan kayo sa aking tutorial. Sa mga gusto po magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo down below. At sana ay mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. At ganun din po sa aking Facebook page. Paki-follow na rin po. And paki-share na rin po. Ang masasabi ko na lang po guys is, share the love! Keep the faith, hope, and love!